Tayo po lahat ay manalangin. Banal at mahabaging Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang biyaya. Nung kami po ay malayo sa iyo at lumalakad sa kasalanan, kinahabagan at inibig mo kami at iniligtas na walang kahit anong kondisyon. Ipinasan sa iyo ang sumpa at katulan na nararapat sa amin at dumanak ang iyong mahalagang dugo para sa amin at pinatawad ang aming mga kasalanan magpakailanman. Nagpapasalamat kami sa iyong biyaya na makakasama ka namin lagi at tutulungan kaming mamuhay sa natitira naming buhay para lamang sa iyong kalooban at kalwalhatian, para sa Ebanghelyo at para sa iyong malwalhating pag-asa. Nagpapasalamat kami na mga tinubos ng iyong mahalagang dugo ay nagkakatipon ngayon sa iyong harapan upang umawit ng iyong biyaya at kalwalhatian, upang matuto ng iyong salita at upang turuan sa iyong banal na iglesia. Naniniwala kami na kasama ka namin sa oras na ito. Bigyan mo po ng biyaya ang bawat isa sa amin, hawakan kami ng iyong maawaing kamay at ipagkaloob sa bawat isa ang biyaya na nararapat sa amin. Merong napakaraming churches sa buong mundo. Pakiusap, panatilihin mo po ang pananampalataya ng lahat ng mga brothers at sisters at tulungan silang maipangaral ang Ebanghelyo sa gitna ng maraming kahirapan. Idinadalangin po namin na tustusan mo sila ng iyong biyaya, iyong salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo at patnubayan sila na mamuhay alang-alang sa Ebanghelyo, sa iyong kalooban at sa iyong kalwalhatian maging anuman ang kahirapan at kaguluhan na kanilang kaharapin. Ang mundong ito ay lalong nagiging magulo at puno ng kasalanan. Kami ay lubhang mahina at mga hangal na madalas naming hindi nalalaman ang iyong kalooban at sinusunod ang kagustuhan ng aming mga laman. Panginoon, hawakan mo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita at ng Espiritu Santo at higit kaming patnubayan upang mamuhay ng tapat at walang kahihiya o kahihiyan bilang mga anak ng Diyos. Nananalangin kami na bigyan mo ng karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo ang lahat ng kapatiran na nagpapahayag ng iyong salita. Dalangin namin na bantayan mo ang mga may sakit at nasa kahinaan at bigyan sila ng biyayang nararapat sa kanila upang ang natitira nilang buhay ay magugol nila para sa mabuting kalusugan at magkaroon sila ng pagkakataon na mas lalong maglingkod sa iyo para sa iyong kalooban at katwalhatian. Panginoon, bigyan mo kami ng salitang kinakailangan namin at turuan kami ng nararapat naming gawin. Bigyan mo po kami ng salitang kinakailangan namin sa oras na ito. Baguhin kami at palakasin kami sa pamagitan ng iyong salita at kapangyarihan. Dinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan po natin sa Biblia. Sa Mateo chapter 22, mula verse 31 hanggang 32. Mateo chapter 22, mula verse 31 hanggang 32. Babasahin ko po. Mateo chapter 22, verse 31 hanggang 32. At tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa inyo ng Diyos? Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Siya ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Hanggang dito na lamang po. Naniniwala po ako na karamihan sa mga dumadalo sa ating iglesia ay naunawaan na ang biyaya ng Diyos at mga ligtas na. At ito ay aking taimtim na pag-asa na yung bawat isa sa kanila ay 100% na naligtas. Subalit, marahil ay merong ilan na hindi pa sigurado sa kanilang kaligtasan. Kung ikaw ay totoong naligtas na, naniniwala po ako na ang patunay ng iyong kaligtasan ay makikita sa iyong Christian life. Nalalaman natin sa Biblia na
yung araw ng ikalawang pagdating ni Jesus ay lubhang malapit na. At alam din natin na iyon ay paparating na. Kamangha-mangha na marami sa mga propesiya sa luma at bagong tipan ay natutupad sa ating panahon. Tayo ay naligtas sa mga huling araw. At nakakamangha na meron tayong katiyakan ng pananampalataya at pag-asa na mabubuhay tayo bago dumating ang Panginoon at tatanggapin siya sa kanyang muling pagdating. Ang ilan sa inyo ay maring hindi pa lubusang nauunawaan kung gaano kadakila ang kaligtasan. Sa Hebreo chapter 2 verse 3, sinasabi nito, ganito kadakilang kaligtasan. Ang taong hindi paligtas ay kailangang maligtas. Ngunit sinasabi ng mga taong ito, mamaya na ako maligtas. Busy pa ako. May importanteng ginagawa ko. Saka na lang yan. Iyon ay dahil hindi nila alam kung gaano kadakila ang kaligtasan. Yung physical na buhay ay mahalaga rin. Kung magkasakit ka at nasa panganib, natural lang na susubukan mong proteksyonan muna ang iyong buhay. Subalit, ang physical na buhay na iyon ay nagtatapos sa 100 taon. At yung ating buhay na walang hanggan ay ang mamuhay kasama ang Diyos magpakailanman. Kaya, ang pagkakaroon ng kaligtasan, ang pagiging born again, pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, at pagiging anak ng Diyos ay pare-pareho. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya, ipinapangaral ko ang patungkol doon sa buhay at patay. Dahil sa tingin ko, ito ay kinakailangan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at patay, yung patay ay mga tao na ang buhay ay tapos na. At yung mga patay ay yung mga taong patay na. At ang mga buhay ay yung mga taong nabubuhay sa mundong ito at may mga bagay na dapat gawin. At yung mga patay ay walang alam. Subalit, itong buhay at patay na sinasabi natin ay ang buhay na espiritu na walang hanggan kumpara doon sa buhay ng katawan. Kaya may ilang mga hayop na physical na nabubuhay ng matagal na panahon o matagal sa mundong ito. Katulad ng pago, nabubuhay siya ng daan-daan taon. Tama po ba? Subalit, doon sa ikalawang Pedro chapter 2, sinasabing mga hayop na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. At doon sa awit 49:20, sinasabi, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ang mga hayop ay hindi pinarangalan. Wala silang espiritu. Ibinigay sila sa tao upang kainin o gamitin. Sa Genesis chapter 1, verse 27 at 28, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. At ang larawan ng halaman at yung lahat ng mga halaman at hayop ay nilikha para sa tao. At kailangan nating maunawaan kung gaano kalaga ang buhay na ating natanggap. Sa palagay ko ay dapat nating tandaan palagi na ang taong naligtas ay ang taong nabubuhay sa Diyos. At kapag nakakita tayo ng taong hindi paligtas, dapat nating sabihin, ang taong iyon ay patay. Dapat magkaroon ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng buhay at patay. Kaya ngayon ay ibabahagi ko yung ika-apat na sermo na may pamagat na ang buhay at ang patay. Sa talatang ito, si Jesus ay nagsasalita sa mga Hudyo, lalong-lalo na doon sa mga Saduseo na nagsasabing walang anghel at walang mga kaluluwa. Mga erehe gaya ng sinasabi natin sa ngayon. Nang siya ay nagsasalita tungkol sa mga anghel at sa muling pagkabuhay, sinabi niya tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ito ay patungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay. Hindi ba ninyo nabasa na sinabi sa inyo ng Diyos na ito na 1,500 years bago dumating si Jesus, sinabi ng Diyos kay Moises sa Exodus chapter 3 verse 6, si Moises ay naging anak na babae ng Faraon sa Ehipto
pinatay niya ang Ehipsyo at tumakas patungo sa ilang ng Midian at nanirahan siya sa ilang sa loob ng 40 years. Pinakasalan niya ang anak na babae ng lalaking nangangalang Jethro na buhay ng 40 years sa pamagitan ng pagpapastol ng mga tupa ng kanyang biyanan. Gayunpaman, nagpakita ang Diyos kay Moises. Isang ningas ng apoy mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Ngunit yung punong kahoy ay hindi nasusunog. Kaya inisip ni Moises na ito ay kakaiba. Kaya naman si Moises ay lumapit at narinig niya ang tinig ng Diyos. Sinabi sa kanya, "Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Nang sabihin ito ng Diyos, sinabi ng Diyos, "Kailangan kong suguin ka sa Ehipto upang ilabas ang aking bayan." Sapagkat ang mga salitang ito ay hindi lamang sinabi kay Moises, kundi sa lahat ng mga Israelita. Kung ano ang sinabi sa iyo ng Diyos? Ang Diyos mismo yung nagsabi, "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Ano yung kahulugan nito? Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa unang tingin sa talata, hindi mo agad ito maiintindihan. "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Nangangahulugan ba ito na hindi ito ang Diyos ng mga patay, kundi ang Diyos ng mga buhay? Gayunman, kung titingnan natin kung ano yung nakasulat sa Hebreo o kung paano ito ay naisulat sa Hebreo, yung tense ay napakahalaga. Nabuhay si Abraham ng mga 2,000 years bago dumating si Jesus. Ang mga salitang sinabi ni Moises ay binigkas 1,500 years bago dumating si Jesus. Sinabi, sina Abraham, Isaac at Jacob, yung mga ninuno ng Israel, 2,000 years na yung nakakalipas. Sa English Bible ay hindi sinabi ni Moises na "I was the God of Abraham, Isaac, and Jacob." Sinabi sa English, "I am the God." Iyon po ay present tense. Opo. Present tense o yung kasalukuyang panahon. Ibig sabihin, si Abraham, Isaac at Jacob ay nabubuhay ngayon sa harap ng Diyos. Ito po ay may ganitong kahulugan. May ganitong kahulugan. Kaya, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Si Abraham, Isaac at Jacob ay nabubuhay ngayon sa harap ng Diyos. Dahil ang Diyos ay buhay, tinatawag siyang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Kahit ng panahong nakikipag-usap siya kina Moises, Abraham, Isaac, at Jacob na nangyari 500 years na ang nakalipas. Ngunit, sinabi ni Jesus, si Abraham, si Isaac, at Jacob ay buhay ngayon sa harapan ng Diyos. Kaya ano yung sinasabi sa iyo ng Diyos? Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ang mga taong kinatawan ay sina Abraham, Isaac, Jacob. Ito po yun. Gayunpaman, sa Exodo chapter 3 verse 6, ang tense na tinutukoy ng Diyos bilang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay hindi past tense, kundi present tense. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay buhay ngayon. At sa Exodo chapter 3 verse 14, sinabi ni Moises, "Pagkatapos ay pupunta ako sa Ehipto at sasabihin sa mga Israelita na ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay nagsugo sa akin at kanilang sasabihin,
ano ang pangalan ng Diyos? Gusto mo bang sagutin? Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, ako ay ako nga. Sa English translation, ito ay mababasang I am who I am. Kailangan mong pag-isipang mabuti yung grammar. Ako ay ako nga. Ako. Sino ka? Ako ang umiiral. Ako ang nabubuhay. Dahil siya ang lumikha, may mga taong nagtatanong, sino ang lumikha sa Diyos? Kung may lumikha sa Diyos, kung gayon, ang lumikha sa kanya ay Diyos. Siya ang lumikha. Siya ay ako. Hindi yan maipaliwanag sa Korean. Paano natin maipapaliwanag o maipapahayag ang lahat ng spiritual na gawa ng Diyos sa sarili nating wika? Ay hirap pong maipaliwanag. Bagay na hindi ko po maipapaliwanag. Kaya, ang salitang Diyos na umiiral sa kanyang sarili at sina Abraham, Isaac, at Jacob ay nabubuhay sa harap ng Diyos na may parehong kahulugan. Ang Diyos ay umiiral at nabubuhay at sa ni Abraham, Isaac, at Jacob ay buhay sa harapan ng Diyos o sa harap ng Diyos. Kaya ang Diyos ay ang Diyos ng mga buhay. Doon sa 1 Corinto chapter 15 verse 22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Bilang kinatawan ng sangkatauhan, si Adan ay sumuway sa salita ng Diyos at kumain ng ipinagbabawal na bunga mula doon sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Namatay siya noong araw na iyon. Namatay ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay sinabi na ang lahat ng tao ay namatay kay Adan. Sa madaling salita, ito ay nangangahulugan na ang relasyon sa Diyos ay naputol. Ano ang ibig sabihin ng pagiging makasalanan? Sinabi sa Roma 5:19, ang salitang makasalanan ay tumutukoy sa isang tao na ang kaluluwa ay patay na. Silang nawala ng relasyon sa Diyos. Sapagkat kung paano kay Adan, ang lahat ay namatay o namamatay. Gayun din kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Ngayon si Adan ay kinatawan ng mga patay at si Jesus ang kinatawan ng mga nagbibigay buhay. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Dahil patay na tayo, kailangan natin ng espiritong magliligtas sa atin. Kailangan natin ng espiritong magliligtas sa atin. Kaya ginawa ni Jesus ang gawain ng pagliligtas sa lahat sa pamamagitan natin o sa pamamagitan niya. Sapagkat sa kanya, silang lahat ay nabubuhay. Kaya nga doon sa Lucas 20:38, ngunit siya hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, sapagkat sa kanya silang lahat ay nabubuhay. Sapagkat sa kanya silang lahat ay nabubuhay. Ano po yung ibig sabihin nito? Ang lahat ay nabubuhay sa harap ng Diyos. Lahat ay patay kay Adan, lahat ng taong naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo ay nabubuhay sa harap ng Diyos. Kaya dan, lahat ay nawawalan ng buhay at dapat na maligtas upang magkaroon ng buhay. Ang lahat ng tao ay naging makasalanan sa pamagitan ng isang tao at naging matuwid sa pamagitan ng isang tao, si Jesus. Namatay tayo kay Adan at nabuhay kay Kristo. Kaya ang mga naligtas kay Kristo ay tinatawag na buhay. Ang mga nabubuhay. Kaya ang mga naligtas ay ang mga buhay tulad ni Abraham, Isaac at Jacob. Ang Diyos ay ang Diyos ng mga buhay. Ang mga taong hindi naligtas ay patay na. Ngunit ang Diyos ay hindi ang Diyos ng mga patay. Hindi nila kilala ang Diyos. Sila ang mga taong walang kinalaman sa Diyos, patay na sila. Hindi sila sa Diyos. Sila ay sa kabila o kabilang sama-sama. Iyan po yung dahilan kung bakit tayo ay naging kabilang sa Diyos at ang lahat ng makasalimutang mga tao ay kabilang sama-sama, si Satanas. Kahit na ang ligtas o ang hindi ligtas ay tumatawag na amang Diyos, hindi pa rin niya ito amang Diyos. Gayunpaman, sila ay nagtitipon, sumasamba o maawit na nanalangin, pero sila ay walang relasyon sa Diyos. Bakit? Dahil patay sila.
ang isang taong patay sa ilalim na Adan kapag siya ay ipinanganak na muli kay Kristo ay nagiging buhay. Ang Diyos ay Diyos ng buhay. Kaya naman, sa Mateo 6:9, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang Diyos ay nasa langit ay naging aking ama, naging aming ama, isang ama. Na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Siya ay isang ama ng mga buhay. Ngayon, ito ang napakahalagang paksa. Kung titingnan natin sa Hebreo chapter 11, sinasabi nito ang tungkol sa mga sinaunang mga mananampalataya. Sila ay nabuhay at namatay sa pananampalataya mula noong panahon sa lumang tipan. Hebreo 11:4, sa pananampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid. Hebreo 11:5, sa pananampalataya si Enoch ay dinalampay itaas anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalampay itaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. At ngayon, simula kay Abel at nagpapatuloy kay Enoch hanggang ito ay nagsasalita tungkol sa mga ninuno ng pananampalataya sa nakaraan simula sa panahon ni Abraham sa Hebreo chapter 12 verse 1. Dito, maihahambing natin yung ating buhay Kristiyano sa isang mananakbo, sa isang stadyo. Kapag tumatakbo ng long distance sa mga atleta o Olympic athletes sa stadium, maraming mga tao ang nanonood. Tinitignan nila kung tumatakbo siya ng maayos o hindi. Gayunpaman, habang tumatakbo tayo sa ating buhay Kristiyano, tumatakbo tayo sa isang stadium. Maraming mga saksi nakapaligid sa atin na parang ulap na nanonood sa atin. Oo, pinapanood nila tayo. Lahat ng mga namatay pagkatapos ni Adan. Lahat ng mga banal na nauna sa atin na noon ay mga patay at naligtas. Hindi lamang ang mga banal sa panahon ng lumang tipan, ngunit maging lahat ng naligtas pagkatapos ni Jesus. Ay napapalibutan tayo na parang mga ulap na nakamasid sa atin. Ibig sabihin na sila ay mga buhay. Sila ay buhay spiritually. Paano nga ba magagawa ng patay na palibutan at pagmasdan tayo? Lahat ng ating mga ninuno sa pananampalataya na nauna sa atin, lahat ng mga taong naligtas at nabuhay sa pananampalataya ay buhay na nagmamasid sa atin. Hindi lamang ang Diyos ang nagmamasid sa atin, ngunit maging ang mga banal din naman. Sila ay mga buhay sa harapan ng Diyos. Buhay sila sa harapan ng Diyos. Ngayon, ang ibig sabihin ng buhay, kahit na ang kanilang laman ay patay na o hindi pa, ngunit sa sandaling sila ay maligtas, sila ay mga buhay sa harapan ng Diyos. 2,000 years ago, bago dumating si Jesus, si Abraham ay nabuhay at namatay. Maging si Isaac at si Jacob ay namatay din. Subalit, sinabi ni Jesus, hindi lahat sila ay may buhay sa harapan ng Diyos. Kaya nga, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ang Diyos ay ang Diyos ng mga buhay dahil sila ay buhay. Gayun din naman sa atin, nang naligtas tayo, naging kabilang din tayo sa grupo ng mga buhay. Napakahalaga po nito. Kaya nga dun sa Efeso chapter 2 verse 1, sinasabi, kayo na'y mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Nung tayo ay maligtas, ang kaluluwa na noon ay mga patay sa mga pagsalansang at mga kasalanan ay nabuhay. Doon din sa Efeso chapter 2 verse 5, maging nung tayo ay mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas.
Sila na mga naligtas sa pamagitan ng biyaya ay binuhay kay Kristo. Nang si Jesus ay namatay, pinatawad niya ang ating mga kasalanan at siya ay muling nabuhay. Niligtas niya tayo sa pamagitan ng pagkabuhay na muli. Kaya tayo ngayon ay mailalarawan bilang mga buhay tulad ni Abraham, Isaac at Jacob o mismo ang Diyos na buhay. Ang mga buhay ay nabubuhay magpakailanman. Sa Juan chapter 10 verse 28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang buhay na walang hanggan ay ang mabuhay magpakailanman. Ang mga kasalanan ko ay napatawad, naligtas, na ipanganak muli, magkaroon ng buhay na walang hanggan at naging anak ng Diyos. At sa huli, ano po? Tayo ay mabubuhay magpakailanman. Dahil ang Diyos ay walang hanggan. Gayun din naman ang mga anak ng Diyos. Sila na mga nakatanggap ng buhay ng Diyos ay nakatanggap din ng buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. May iba na nagsasabi na kahit nga daw ligtas, mapupunta pa rin daw sa impyerno pag nakagawa ng kasalanan. Mali po iyon. Hindi ganito ang pagpapaliwanag dito dahil tiyak na sila na mga naligtas ay mga anak na ng Diyos at ang mga anak ng Diyos ay hindi na muling mawawasak kailanman. Ang mga Israelita na mga ina po ni Abraham ay ang taong pinili ng Diyos. Dahil tinanggihan nila si Kristo, sila ay kinalat sa buong mundo sa loob ng 2,000 years at pinatay. Ito ay nagpapakita kung gaano kabigat ang kanilang kasalanan sa pagtanggi kay Kristo. Gayunpaman, ang katotohanan na sila ay mga pinili ng Diyos ay hindi nagbago. Sila ay dinisiplina at sila ay pinanumbalik dahil sila ay mga taong pinili ng Diyos. Ang mga Israelita ay nakabalik sa kanilang lupain 2,000 years pagkatapos na sila ay maging malayang bansa. Tinalo ang mga makapangyarihang bansang Arabo, kinuha ang lupain, at ngayon nga ay patuloy pa din silang nakikipagdigma. Ito yung digmaan sa pagitan ng mga Israelita na pinili ng Diyos at ng mga Muslim na pinaglilingkuran si Ara na para bang walang Diyos. Sino sa tingin ninyo ang mananalo? Siyempre po, ang Diyos. Siya po ang mananalo. Binigyan sila ng Diyos ng tagumpay. Binigyan po sila ng Diyos ng tagumpay. Si Goliath, siya po ay isang higante at nagsalita sa mga Israelita, kayo ba ang tao ng Diyos? Halikayo at labanan ninyo ako. Habang yung mga Israelita ay nanginginig sa takot, sinabi ni David, ang Palisteyong ang ito ay hindi tuli, ay nilalapastangan ng pangalan ng Diyos. At pagkatapos, ay sinabi niya, akin ngang papatayin ng taong iyan. Meron nga siyang isang tirador. Kapag nilagyan mo ito ng bato sa loob, pinaikot-ikot at iyagis, paniguradong tatamaan ang paghahagisan mo nito. Ito ay ginagamit niyang sandata. Asindado dapat ang paghagis ng bato para tumama. Ito marahil ang ginamit ni David kapag dumarating na yung leon o oso habang siya ay nagbabantay ng mga tupa. At pagtapos, pumunta siya doon sa sapa. Pumulot siya ng 5 makikinis na bato. Bakit kaya 5 kung pwede namang isa lang? Sinasabi na si Goliath ay mayroong iba pang mga kapatid. Kaya kahit na lusubin siya ng mga kapatid, magagawa pa rin niyang patayin sila. Si Goliath nga ay isang higante, samantalang si David ay isang pastol at kabataan. Ngunit hinamon niya ito upang makipaglaban. Maring sinabi ni Goliath, hoy bata, anong ginagawa mo? Halika rito, lalabanan kita. Ha? Wala bang ibang lalaban para sa Israelita kaya nagsugo sila ng isang paslit? Akin nga kitang pagpipira-pirasuhin at ipapakain sa mga ibon na nasa himpapawid. Ibig sabihin nito na yung Diyos ang nakipaglaban, kaya inihagis ni David yung bato sa pamagitan ng tirador. Sabi, pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteo, lumapit ka sa akin na may tabak. May maliit akong malaking sabat, ngunit lalapit ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya nang inihagis ni David ang bato sa pamagitan ng tirador, hinagis niya ito, ngunit ang nagpakilos nito ay ang Diyos.
Kaya tinamaan si Goliath sa kanya noo, kahit na gaano kalaki si Goliath, hindi niya nagawang pigilan ng bato na tumama sa kanya noo. Kaya siya ay bumagsak. Pagkatapos ay tumakbo si David sa kanya. Binunot ang tabak ni Goliath at pinatay siya sa pamagitan ng pagpugot ng kanyang ulo. Si David ay isang anino ni Jesus at si Goliath ng Diablo. Yung pagkapanalo ni David ay pagkapanalo rin ng mga Israelita ng araw na iyon. Ngayon, anuman ang mangyari sa mga Israelita, sila yung mga taong pinili upang magpatotoo sa Diyos. Ang kanilang pagbangon, pagbagsak at panumbalik ay nagpapakita kung anong klaseng Diyos ang Diyos. Kahit ang Israelita ay nawasak dahil sa kasalanan ng pagtanggi kay Kristo, ang Diyos ay buhay pa rin. Ang Israel ay nakapanumbalik upang ipakita ito sa buong mundo. Ngayon nga, inaatake ng Hamas ang Israel, sila ay nagpapaulan ng libo-libong raket sa kanila. Inaakala nila, magagawa nilang pabagsakin ng Israel ng isang iglap dahil maliit na bansa lamang ito. Hindi po ba? Mayroon lamang 6 hanggang 8 milyong Hudyo ang naninirahan sa lupain ng Israel. Noon, si Nasser, na dating presidente ng Egypt, siya ay nagkaroon din ng ganitong kaisipan. Kanyang sinabi na kanyang uubusin ang mga Israelita sa Mediterranean Sea noong panahon ng Third Middle East War o yung Six Day War. Sinabi niya, mamamatay na kayo. Kayong mga Hudyo, mamamatay na kayo. Nagsimulang magkaisa yung 14 na mga bansa. At inaakala nilang mauubos nila ito sa isang iglap. Pero alam niyo po ba, si Nasser pagkatapos ng 5 araw, si Nasser ay sumuko. Opo, sumuko siya. Matindi ang pinsalang naiwan sa Arab. Nasa 120 milyon ang populasyon ng 14 na bansa at 2.25 milyon ang Israel sa panahon na iyon. 2.25 milyon ng mga Israelita laban sa 120 milyon ng mga Arabo. Subalit, hindi nila ito nagawa ng sila lamang. Kaya nga sabi sa Josue, ang Panginoong Diyos ang nakipaglaban para sa inyo. Ngunit, bakit muling naranasan ito ng mga Israelita ngayon? Meron pong isang dahilan. Sabi nila na mayroong tinatawag na Israel Kibbutz Farm malapit sa Gaza Strip. Nakapunta na ako sa Israel ng 3 beses at tuwing naroon ako, nagpupunta ako sa Kibbutz Farm. Ito po ay isang cooperative farm. Maayos ang kanilang pamumuhay. Sila ang nagpasimula na baguhin mula sa ilang na lupain ng Israel sa pagiging masaganang lupain. Ngunit, ayon sa narinig ko, nagdiwang sila ng piyesta sa Kibbutz Farm at gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan, pinaglingkuran nito at nagsahayawan doon. Tulad dito nung pagkatapos makalabas ang mga Israelita sa Ehipto nang umakyat si Moises sa bundok ng Sinai upang tanggapin ang 10 utos. Kantulad nito ang paggawa nila ng gintong guya. Kumain, uminom at nagsaya sa harap nito. Kaya sila ay nagkasala. Sa lumang tipan, madalas nilang pagtaksila ng Diyos. Pinaglilingkuran nila si Baal, gumawa ng mga Diyos ng Asherah at binala yun sa loob ng templo upang paglingkuran. At nang ginawa nila ito, pinarusahan sila ng Diyos. Kung titingnan, kaunti lamang sa mga Israelita ang ligtas. Nang nagpunta ako doon sa 3 beses noong 2002, nangaral ako sa mga tao doon. Meron namang naniwala kay Jesus at may simbahan doon. Nagtipon kami ng 20 na mga Hudyong pastor kasama yung kanilang mga asawa at kasama ang 40 pang katao sa isang kibbutz hotel sa dagat ng Galilea at nagdaos ng Bible seminar ng ilang araw. Inakala ng mga Hudyo na kapag sila ay naniwala kay Jesus, sila ay maliligtas. Ngunit hindi lamang ito yung kaso roon. Hindi nila alam yung walang hanggang katubusan. Hindi nila alam yon. Siyempre, may ilang taong maliligtas. Ang mga taong ito'y nagulat kapag nagsasalita ako ng tungkol sa buhay na walang hanggan o walang hanggang katubusan. Kaya kahit na malaya na ang mga Israelita, kakaunti lamang ang naniniwala na si Jesus ang Kristo. Ang Judaismo po ay napakamakapangyarihan kaya nga pinatay ng mga Hudyo si Jesus. Ang mga Hudyong ito ang pumatay, umusig at nagpalaya sa mga apostol. Kagaya nito, ang Judaismo ay sumali sa politika at may napakalaking kapangyarihan. Sinusubukan nilang patayin ang mga naniniwala kay Jesus. Kahit ngayon. Subalit, bakit tinutulungan ng Diyos ang Israel?
Nakakapanibago po ba ito? Actually po, sa lumang tipan, kapag ang Israel ay nagkakasala, pinadadalhan sila ng Diyos ng ibang bansa na lumilipol sa kanya o sa kanila. Pagkatapos ay pinanunumbalik sila ng muli ng Diyos mula sa kanilang pagkawasa. Kung mawawasak ang Israel magpakailanman, sasabihin ng mga tao na ang Diyos ay patay. Kaya pinanumbalik niya ang mga Israelita alang-alang sa pangalan ng Diyos. Ang pagpapanumbalik sa mga Hudyo mula sa buong mundo tungo sa lupain ng Israel ay hindi dahil sa naawa siya o nagsisi sila, kundi alang-alang sa banal na pangalan ng Diyos. Dapat ninyong pag-isipan ang problemang ito. Kaya, hindi dahil sa naniwala sa Hudyo ang mga o naniwala sa Diyos ang mga Hudyo o sumamba sa mga Diyos-Diyosan o naniwala kay Kristo o hindi. Maraming mga Hudyo ang hindi naniniwala sa Diyos. Ang dahilan ay, sabi nila, kahit na nalangin sila ng matindi noong World War II, ay pinatay pa rin naman yung 6 na milyon. Kaya, walang Diyos. Hindi kami naniniwala sa Diyos. Dahil pinatay ng kanilang mga ninuno si Jesus, hindi nila lubusan na naunawaan na ang bayad sa dugo ay napunta sa kanila mismo. Anyway, totoo nga mga Israelita ang bayang pinili ng Diyos. Ito'y tiyak hanggang sa katapusan. Subalit, hindi pa rin sila naniniwala kay Kristo. Doon sa Roma, chapter 11, verse 25, na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang sa makapasok ang buong bilang ng mga Hintil. Ibig sabihin na pinagmamatigas sa mga Hudyo ang kanilang puso at hindi naniniwala kay Jesus. Kaya ang mga Hudyo sa buong mundo ay babalik sa lupain ng Israel na walang maiiwan kahit isa. At yung 144,000 na Israelita ay maliligtas ayon sa sinabi sa Apokalipsis chapter 7 verse 4. Ito yung huling kaligtasan sa mga Hudyo. Pagkatapos, mabubuo ang kaligtasan ng mga Hintil, 144,000 ng mga Hudyo ang maliligtas. Kaya nga, marami pa rin mga Hudyo ang hindi naniniwala na si Jesus ang Kristo. Kung pagsasamahin ang bilang ng lahat ng mga Hudyo sa buong mundo, ito ay halos 20 milyon. Hindi gaano karami, tama po? Kapag gusto kasi nilang dumami, sila'y binubugbog. Kaya nga, gusto nilang lahat na makabalik sa lupain ng Israel. Bakit meron pa rin pag-uusig sa mga Hudyo sa panahong ito? Gusto ng mga Hamas, ng mga Muslim, sa buong mundo na patayin ang mga Israelita. May mga Muslim. Diba doon sa US, sa Russia, meron ding ilan sa Korea. Ngayon, gusto nilang patayin lahat ng mga Hudyo. Magkakaroon ng pag-uusig sa mga Hudyo. Lahat, kahit na ayaw nilang bumalik sa Israel, sila'y babalik kagaya ng sinabi sa Biblia. Sa Ezekiel 39:28, hindi ako mag-iiwan ng sino man sa kanila sa gitna ng mga bansa. Sa chapter 39, at bago ako babalik, lalagdaan ko ang isang kasunduang pangkapayapaan sa Middle East. Sa loob ng 7 taong kapighatian, ito'y hindi tunay na kapayapaan. Bago ito, darating ang Panginoon. Alam niyo ba ito? Kaya nga, kailangan nating maging matatag. Merong digmaan sa Middle East, kaya ang kinabukasan ay talagang magulo. Ang mundo'y magiging magulo. Ang digmaan sa Middle East ay hindi lamang isang bagay na dapat nating pagmasdan. Ang ekonomiya sa buong mundo ay naapektuhan dahil dito. Ngayon, sa Korea, ang presyo ng langis, ang Strait of Hormuz dun sa Iran, ito'y merong umaabot na 70% na langis. Kung ito'y maapektuhan, tataas ang presyo ng langis, tapos yung ekonomiya ng buong mundo ay gugulo. Kaya, mabilis na ititigil ang digmaan at magkakaroon ng kapayapaan. Ganito rin ang sitwasyon sa Ukraine. Kaya magkakaroon ng kapayapaan. Ngunit ito ay huwad na kapayapaan. Ito'y parating na. Digmaan at kapayapaan. Magkakaroon ng malaking digmaan pagkatapos ay biglang magkakaroon ng kapayapaan.
ang isang mundong walang digmaan ay napakapayapa at magandang lugar upang mabuhay. Kung titingnan nga natin sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 3, kapayapaan at katiwasayan. Sa katapusan, ito'y huwad na kapayapaan, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Hindi ito kapayapaan, kundi pasimula ng huling digmaan. Mamaya malalaman ninyo. Anyway, tayo'y narito bago dumating ang Panginoon. Tignan ninyo kung ano ang nangyayari ngayon. Ang mga Israelita ay maraming moral problems. May mga taong walang Diyos. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, kaya sila wawasakin ng Diyos. Sa kasalukuyan, binabasa ko po yung mga hari na matatagpuan po doon sa Lumang Tipan. Ang mga Israelita ay napakadami, yung mga Israelita ay napakadaling sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtaksil sila sa Diyos, yung mga hari ng Israel, pati ng Juda, at kakaunti lamang ang gumawa ng mabuti sa paningin ng Diyos. Sila'y gumawa ng masama sa harapan ng Diyos. Gumawa sila ng Baal at Asherah at yumukod sa kanila, kaya sinaktan sila ng Diyos. Kung pag-iisipan nila ito, sila'y mapapanumbalik at ang kasaysayan ng Israel ay magpapatuloy hanggang ngayon. Subalit hanggang sa huli, ang Israel, ang bayang pinili ng Diyos, ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon, kaya pinabayaan sila ng Diyos, ngunit hindi magpakailanman. Lahat ng mga bansang lumalaban sa Israel ay hindi naniniwala sa Diyos. Hindi lamang yung mga atheist, kundi yung mga komunista. At ang mas nakakatakot pa sa atheist ay ang Muslim. Meron pong 55 Muslim countries na may 2 bilyon na populasyon. Sila ang kalaban at naghahamon sa Diyos at sa Israel. Anyway, tayo yung mga tunay na naligtas kay Hesukristo magpakailanman. Ang mga Hudyo, ang bayang pinili ng Diyos, subalit sila'y espiritual na patay. Tayo yung mga taong nabubuhay na naligtas. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Ang taong ligtas ay nasa kamay ng Diyos. May isang taong nagbenta ng kanyang ari-arian at bumili ng mamahaling bato bago natulog. Ilalagay niya lang ba ito kung saan-saan na pwedeng makuha ng kahit nino? Hindi po. Ito isang mamahaling bato. Kaya naman hindi niya ito ilalagay sa kanyang bahay dahil kapag may nakaalam nito, papasukin, kukunin ito at papatayin siya. Ilalagay niya yung mamahaling batong ito sa Korean Bank. Opo. Madaling niya ito sa Korean Bank. Ang mga bagay na nakalagay doon sa underground vault ng bank o ng bangko ay hindi mananakaw. Kahit nga na maghukay pa ang mga taong ito upang makuha lamang ito. Ang ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. At kung titingnan natin sa Juan 6:39, sa lahat nang ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mga taong ligtas ay hindi mapapahamak. Tayo'y nabubuhay magpakailanman. Sa mga kamay ng Diyos, tayo'y ligtas. Ang dahilan kung bakit paulit-ulit ko itong sinasabi ay dahil talagang nakakamangha na tayo ay naligtas. Sa lahat ng ginawa ng Diyos, isinakripisyo niya ang kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y maligtas at gawin tayong anak niya upang tayo'y makapunta sa langit. Walang anumang gawa ang makakahigit sa ginawa ng Diyos. Si Jesus ay hindi namatay para sa mga anghel. Ang mga anghel ay hindi maaring maging mga anak ng Diyos. Kaya nga, kung titingnan natin doon sa Hebreo 1:14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa pakanan ng mga
magmamana ng kaligtasan? Ngayong ligtas na tayo, huwag natin itong maliitin dahil tinanggap lang natin ito ng walang hirap. Walang sino mang makakapagbayad nito. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, walang sino mang maliligtas. Kahit nga, pagsamasamahin ninyo ang lahat ninyong kayamanan, hindi ninyo maililigtas ang isang kaluluwa dahil ito ay ibinibigay na libre. Sa mga araw na ito, hindi po ba hindi kayo agad makikinig kung hindi libre? Tama po ba? Gusto ninyo yung mga libreng bagay? Tama po? At walang ibang bagay ang kagaya nito na libre. Yung pagbibigay ng libre ay tuntutusin kasinungalingan. Hindi ko alam, pero siguro naawa ako kaya binigay ko ng libre. Gayunpaman, ito ang kaloob ng Diyos. Malaki po yung binayad ng Panginoon dito, ngunit ibinigay niya ito ng libre. Yung kaligtasan ay buhay na walang hanggan. Kung gayon, dapat tayong namumuhay sa harap ng Diyos. Yung taong hindi ligtas ay mamamatay kapag nakita niya yung Diyos. Kaya naman, yung tao na hindi naligtas, siya ay mamamatay pag nakita niya yung Diyos. Tignan natin sa Ecclesiastes chapter 9. Ecclesiastes chapter 9, verse 4. Basahin po natin yung Ecclesiastes chapter 9, verse 4. Subalit siya nakasama ng lahat na nabubuhay ay may pag-asa sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Subalit siya nakasama ng lahat ng nabubuhay ay may pag-asa. Lahat ng nabubuhay. Ano yung ibig sabihin ng subalit siya nakasama ng lahat ng nabubuhay ay may pag-asa? Ang Diyos ay buhay. Lahat ng taong ligtas ay naging buhay kasama ng buhay na Diyos. Lahat ng taong ligtas ay yung nagtitipon ng mga buhay. Yung pagkakaroon ng fellowship kasama ng Diyos at ni Yesu Kristo, ito yung fellowship ng mga buhay. Subalit siya, nakasama ng lahat na nabubuhay ay may pag-asa. Buhay na buhay sa biyaya ng Diyos. Sa Unang Korinto, chapter 1, verse 9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak si Jesucristo na ating Panginoon. Yung mga taong ligtas ay tinawag sa pakikisama sa Panginoon. Ito yung fellowship. Nitong mga nakarang araw, pumunta ako dun sa bayan at nakita ko yung grupo ng mga ibon dun sa Han River. Maring pato yung mga iyon. Anyway, merong isang kawan ng ibon na magkakasamang lumilipad dun sa Han River. Gaya nila, yung mga kalapati ay lumilipad kasama ng mga kalapati. Yung mga maya, kasama ng mga maya. Bumubuo rin sila ng mga kawan ayon sa kanilang mga uri, hindi po ba? Yung mga isda rin, ayon sa kanilang mga uri. Yung mga taong buhay ay hindi maaaring makisama sa mga taong patay. Ang Diyos ay buhay. Sina Abraham, Isaac, at Jacob ay mga buhay din. Lahat ng mga banal ay buhay. Lahat ng mga Kristiyano sa Bagong Tipan ay buhay. Lahat ay buhay. Subalit siya, nakasama ng lahat na nabubuhay ay may pag-asa. Opo, mayroong walang hanggang pag-asa. Doon sa Unang Pedro chapter 1, verse 3, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muling tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo mula sa mga patay. Yung mga taong natubos na yung mga kasalanan at mayroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng kamatayan ni Yesu Kristo sa krus at yung kanyang muling pagkabuhay, yung kamatayan at muling pagkabuhay, yung kapatawaran ng mga kasalanan at bagong buhay, ito yung muling pagkabuhay sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Yung taong ipinanganak na muli ay mayroong buhay na pag-asa. Yung mga hindi ipinanganak na muli ay walang pag-asa.
Meron lamang silang miserableng tadhana na mapunta sa impyerno. Ngunit tayo ay mayroong buhay na pag-asa. Yung pag-asa sa mundong ito ay hindi tunay na pag-asa. Yung pag-asa ay dapat manatili, ngunit yung pag-asa sa mundong ito ay hindi nananatili. Ito ay pansamantalang pag-asa. Wala tayong patay na pag-asa, kundi buhay na pag-asa. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi na kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Subalit, siya nakasama ng lahat na nabubuhay ay may pag-asa. Meron tayong pag-asa. Tayo ay isa sa mga buhay. Hindi lamang ako ang buhay, kundi ang Diyos, si Jesus at yung lahat ng mga taong ligtas ay magkakasama na buhay sa banal na pagtitipon. Tayo ay merong walang hanggang pag-asa. Sabi, sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Ito po ay nakakatawang pahayag. Siyempre, yung buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon, hindi po ba? Kahit na ito ay leon, ngunit kung ito ay patay, wala na itong magagawa. Ito ay mabubulok na lamang. At kahit na aso lamang iyon, iyon ay mas mabuti dahil ito ay may buhay. Kaya kung ikukumpara yung dalawang ito sa Biblia, talagang nakakatawang pahayag. Ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Yung taong ligtas sa panahon natin ay hindi nakatanggap ng pag-uusig. Hindi nabibilanggo, hinahagupit, o nabibingit man sa kamatayan. Maliban na lamang siguro doon sa mga ligtas sa mga komunistang bansa tulad ng China, Russia, Vietnam. Gayun din naman yung mga taong naligtas na namumuhay sa ilalim ng ibang reliyon gaya ng Muslim at Hindu. Sila ay may matinding paghihirap. Ngunit paano naman tayo? Wala tayong matinding paghihirap at pag-uusig dahil sa paniniwala natin kay Jesus. Ngunit yung mga banal na nasa naunang iglesia ay nagsakripisyo, nakatanggap ng pag-uusig, hinuli at naging mahirap para sa ebanghelyo. Ito ay talagang miserable sa ating paningin. Talaga po, dun sa Isaiah chapter 53 verse 2, sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maibigan natin sa kanya. Sa ngayon po, kapag kanilang ginuguhit yung mukha ni Jesus, madalas yung drawing nila napakagwapong lalaki, hindi po ba? Si Jesus ay walang picture. Walang tunay na picture ng totoong mukha ni Jesus. Ngunit, bakit lahat ng tao ay ginuguhit si Jesus bilang dalisay, gwapo, at kahali-halinang lalaki? Ngunit sinabi sa Biblia, gaya ng ugat sa tuyong lupa. Yung ugat mula sa tuyong lupa ay walang anyo. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya o walang kagandahan na maibigan natin sa kanya. Sinasabi dito, walang kagandahan na maibigan natin sa kanya. Na-imagine niyo po ba ito? Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdusa at sanay sa kalungkutan at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Kahit yung mga Hudyo, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Siya ay walang kasalanan, ngunit hindi siya nagdahilan sa kahatulan sa kamatayan. Na hindi nga siya nagreklamo tungkol sa kanyang kamatayan. Wala siyang anumang sinabi kahit na duraan, hagupitin, at kahit sampanin pa siya ng isang sundalong Romano. Kahit ginawa sa kanya yun, siya ay tagapaglikha. Siya yung Panginoon ng buhay. Siya yung hari ng mga hari. Siya yun. Ngunit itinakwil siya ng mga Hudyo. Kanilang hinamak si Jesus at sinabi na siya ay namatay gaya ng isang hangal dahil hindi niya nais maging hari. Hanggang ngayon ay hinahamak pa rin si Jesus. Paano naman po tayo mga Kristiyano?
paano naman po tayo, mga Kristiyano? Doon sa unang Korinto, tayong mga taong ligtas. Sapagkat tignan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal. Tinawag ng Diyos yung mga mahihirap at mga taong hinama. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Kung yung mga tao sa mundong ito ay liyon, paumanhin po, ngunit tayo mga ligtas, tayo po yung mga aso. Yung mga tao sa mundo ay mayroong kapangyarihan, kayamanan at maginhawang buhay, ngunit sila ay mga patay na liyon. Sila ay mabubulok. Naiinggit ba kayo sa kanila? Naiinggit ba yung buhay na aso sa patay na liyon at sinasabi, gusto kong maging gaya ng liyon na yun? Hindi po. Sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuting kaysa patay na liyon. Nakakatawa po ito. Ngunit gaya nito, ang mga Kristiyano ay pinatay, itinakwil at hinamak. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, kami naging tulad ng basura sa sanlibutan, dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Basura sa sanlibutan. Gayunpaman, tayo ay yung mga buhay sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ipagmalaki ninyo ang inyong sarili. Kahit tayo ay nakadamit ng basahan, laging lugaw lamang ang kinakain, mahalaga ba ito? Tayo yung mga anak ng Diyos. Hintayin nyo lamang at inyong makikita. Sa isang playground, kapag sinabi ng teacher na abante, yung pinakamatangkad ay pupwesto sa harapan at siya ay talagang lalakad. Tapos yung hindi mga katangkaran sa likod. Ngunit kapag sinabi naman ng teacher na atras, kung gayon, mababaliktad yung posisyon. Kapag dumating na ang Panginoon, sasabihin niya, atras. Pagkatapos, yung pinakasikat na tao ay mapupunta sa hulihan. Yung mga mayaman, sikat, makapangyarihan. At yung mga mapagmataas ay pagpapakumbabain. Ngunit yung mga hinamak, inusig at itinakwil ay papasok sa kalwalhatian ng Diyos. Ipagmalaki ninyo ito dahil tayo ay mga anak ng Diyos kahit na tayo ay nasa kahirapan. Isipin ninyo si Apostol Pablo na nagtiis ng matinding paghihirap. Madalas siyang walang damit, gutom, walang tulog, umahayo ng walang kain. Tinitiis niya yung lamig, ginaw, hagupit, di mabilang pagkakabilanggo at biningit sa kamatayan ng maraming beses. Siya rin ay pinagbabato hanggang sa kamatayan, ngunit siya ay nagpatuloy at nangaral. Siya ay nabilanggo sa Roma ng 2 taon at habang naghihintay ng paglilitas, siya ay nangaral ng ebanghelyo ng nakagapos at di kalaunan siya ay pinagutan ng ulo. Ngunit, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran. Hindi ba ito'y nakakamangha? Tayo ay nabubuhay kahit na tayo ay mamamatay. Mabubuhay tayo kahit na tayo mamamatay. Sa Juan 11:25 at 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sinabi ito ni Jesus, ako yung muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Ang laman ay mamamatay, ngunit ito rin ay nabubuhay. Ang taong ligtas ba ay nagiging patay na tao dahil ang kanyang katawan ay namatay? Hindi po. Sila ay nabubuhay pa rin. Ang laman ay mabubuhay na muli. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Ano ito? Ang kaluluwa ay hindi namamatay kailanman. Nangangulugan ito na ang buhay na ating natanggap sa kaligtasan habang ang ating laman ay nabubuhay ay hindi mamamatay kailanman. Ang mga naniniwala kay Jesus ay magkakaroon ng malwalhating katawan kahit ang kanilang laman ay mamatay. At sa kanilang buhay, ang kaluluwa ng naligtas ay hindi mamamatay magpakailanman. Ang mga Kristiyano ay mabubuhay kahit na sila ay mamamatay. Ang mga makamundong tao ay patay kahit na sila ay nabubuhay at sila ay patay kahit na sila ay mamamatay. Dapat din yung pag-isipan ng malalim ang tungkol dito. Dapat din yung pag-isipan ng malalim gaano kahanga-hanga ang walang hanggang buhay na ibinigay sa atin ni Jesus na siyang namatay at nabuhay ng muli. Tingnan nga natin sa 2 Korinto
chapter 6. Ilawang Korinto, chapter 6. Verse 9 hanggang 10. Basahin natin ito ng marahan. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 9 hanggang 10. Waring mga hindi kilala, gayo may kilalang kilala. Tulad sa nanghihingalo at narito, kami ay buhay. Gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Tulad sa nalulungkot, gayo may laging nagagalak. Tulad sa mga duha, gayo may pinayayaman ng marami. Gaya ng walang pag-aari, gayo may meron ng lahat ng bagay. Ito ang sinasabi ng sanlibutan sa mga taong naligtas. Ang mga naligtas ay kakaibang tao, waring mga hindi kilala. Wala tayong mga pangalan, hindi tayo mga kilalang tao. Tama po, waring mga hindi kilala. Ngunit sa mata ng Diyos, tayo ay kilalang kilala. Tulad sa naghihingalo at narito, kami ay buhay. Sa paningin ng mundo, para tayo mga patay na tao. Nahawa ko sa mga naniniwala kay Jesus, normal na buhay ba yung mga yan? Ano yan? Iniisip nila na sila ay namumuhay na mabuti. Tingnan natin kung anong mangyayari. Tulad sa naghihingalo at narito, kami ay buhay. Tayo ay nabubuhay na mga tao. Mga taong mabubuhay magpakilanman. Gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng kahirapan, doon sa Filipos 1.29, sabi, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, alang-alang sa Kanya. Hindi ba ito'y kakaiba? Hindi ito alang-alang sa atin, kundi kay Kristo. Iniligtas tayo ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi niya tayo ipinagkalooban ng biyaya. Ito ay para kay Kristo. Iniligtas tayo ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Iniligtas tayo sa kapakanan ng Diyos, sapagkat siya sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagdurusa at kamatayan sa krus. Alam ba ninyo kung anong sinabi ng Diyos? Mamamatay ako para sa iyo. Mamamatay ka ba para sa akin? Tatanggap ka ba ng kahirapan? Ano ang iyong sasagot? Sinabi ni Apostol Pablo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya. Nangangahulugan lamang ito na hindi lamang tayo nananampalataya at naligtas, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Nais ng Panginoon na magtiis tayo para sa Panginoon. Hinayaan niya tayo na magtiis alang-alang sa Kanya. Bakit? Dahil ang ating pananampalataya ay lumalakas sa pamagitan ng kahirapan. Naunawaan natin ang Diyos sa pamagitan ng kahirapan. Sa Hebreo 5.8, sinabi bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto sa pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Natutunan ni Jesus ang pagsunod sa pamagitan ng kahirapan at siya ay naging sakdal. Ang pagpasok sa military at ang pagiging matapang na sundalo ay hindi mangyayari ng kusa. Ikaw ba ay mabubuhay sa karangyaan, kaginhawaan at matutong makipagdigma sa giyera habang kumakanta? Magiging matapang ka ba na sundalo? Hindi. Kung makakatanggap ka ng pagsasanay, habang pinagtatagumpayan ang kapahamakan ng kamatayan, ikaw ay magiging isang sundalo na kikipagtiis at magwawagi sa anumang kahirapan. Dapat nating malaman na binibigyan tayo ng Diyos ng kahirapan upang sanayin tayo. Ang Kristiyano ay dapat mag-enjoy sa kahirapan. Dapat tayong masiyahan sa kahirapan. Oo, ayaw kong magtiis. Hindi dapat ganyan yung sabihin mo. Hindi dapat. Ngunit kapag ang kahirapan ay dumarating, dapat nating sabihin, ito ay dumarating. Oo, normal lamang ito. Dapat natin itong sabihin. Sinasanay tayo ng Diyos upang bigyan tayo ng mas mabubuting bagay. Ang mga dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng kahirapan ay upang tumanggap ng papuri at kalwalhatian kapag dumating na ang Panginoon. At upang bigtan tayo ng higit na gantimpala. Alam ba ninyo ito? Kaya't ang Kristiyano ay nagtitiis ay napakabuti. Gaya ng pinarurusahan. Nangangahulugan itong pagdurusa. Kung ang sinuman ay mayroong pagdurusa, maaaring isipin ng iba, nakatanggap ba siya ng disiplina dahil sa kasalanan? Maaaring makatanggap ng disiplina dahil sa kasalanan, ngunit kahit walang kasalanan, maaari tayong makatanggap ng parusa.
Oo. Ipinahataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Dahil sa ating mga kasalanan, ang Panginoon ay tumanggap ng parusa sa halip na tayo. At gaano karaming pagdurusa ang natanggap ni Apostol Pablo? Kung iisipin natin sa pisikal, nakatanggap pa siya ng maraming paghihirap dahil meron siyang kasalanan? Meron ba siyang kasalanan? Pagkatapos siyang maligtas, walang kasalanan sa kanyang buhay hanggang sa siya ay maging martir at tumayo sa harapan ng Diyos. Walang anumang pagsuway sa kanyang buhay. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo, sinabi niya. Buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman sapagkat taglay ko ang sa aking mga katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Kristo o ni Jesus. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Ngunit, bakit ang dakilang mga tao ay tumatanggap ng maraming kahirapan? Dahil ang biyaya na ibinibigay sa kanya ay napakadakila kaya't marami siyang maari siyang magmalaki. Binigyan siya ng Diyos ng kahirapan upang sanayin siya sa higit pang dakilang gawain ng Diyos at upang bigyan siya ng higit na kaluwalhatian. Mga kapatid, huwag nating isipin ang lahat ng kahirapan ng mga Kristiyanong dumarating bilang parusa dahil sa kasalanan. Totoo na maaari nating matanggap ang parusa dahil sa kasalanan, ngunit mayroon din pagdurusa upang sanayin tayo ng Diyos. At mayroon din pagdurusa upang bigyan tayo ng higit na biyaya, gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Hindi niya tayo pinapatay. Makakatayo tayo muli kagaya ng tumbling doll kahit ito ay mukhang patay na. Ang nagbibigay ng parusa ay ang Diyos, ang nagpapanauli ay ang Diyos. At tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Kahit ang Kristiyano ay walang anuman, at sila ay mukhang halos patay na dahil sa mga kahirapan, ngunit sila ay palaging nagagalak. Tama po ba? Laging nagagalak. Opo, doon sa unang Thessalonica chapter 5 verse 16, magalak kayong lagi. Sinasabi ng Biblia, tama ba? Paano magagalak palagi? Nangangahulugan ba ito na palagi tayong tumatawa? Ganun po ba? Nangangahulugan ito, natanggap natin ang biyaya kaya tayo ay nagagalak. Sa mga Gawa 16, si Pablo at si Silas ay nangaral ng Ebanghelyo doon sa Pilipos. Ngunit sila ay inaresto doon. Sila ay naging hubad, sila ay nasugatan at nagdanak ng dugo. At sila ay pinasok sa kaloob-looban ng bilangguan at ginapos ang kanilang mga paa. Mayroong amoy ng amag at maraming surot sa kaloob-loobang bilanggo o bilangguan. Sila ba ay umiyak? Sila ba ay nagreklamo? Sila po ba ay nagreklamo? Umiyak? Sila po ay nanalangin at nagpuri. Si Apostol Pablo ay umusig ng mga tao na naniniwala kay Jesus at siya ay nag-udyok upang patayin si Esteban sa pamagitan ng bato. Gayunpaman, siya ay nagalak nang siya ay tinuring na karapat dapat na magdusa para sa pangalan ni Jesus. Gayun din ang mga apostol. Sila ay pinag-uusig para sa pangalan ni Jesus at sila ay may pribileyo na mamatay para sa pangalan ni Jesus. Ang kamatayan para kay Jesus ay pribileyo din sa atin. Ito ay hindi maaaring ibigay sa sino man. Tapat ang salita, kung tayo yung mamatay na kasama niya, mabubuhay din naman tayong kasama niya. Ito ay pribileyo. Kaya't kahit ang Kristiyano ay mahirap, tayo ay nagagalak. Kahit tayo ay inaabuso, tayo ay nagagalak. Kahit na tayo ay mayroong kahirapan, tayo ay nagagalak palagi. Mayroong dahilan kung bakit po tayo nagagalak. Iniligtas ako ng Panginoon. At siya ay kasama ko. Kapag nalampasan ko ang pagdurusa ng kamatayan, ang walang hanggang kaluwalhatian ay naghihintay sa akin. Kaya, nagagalak tayo tungkol dito. Si Pastor Son Yung Won ay may dalawang anak na lalaki, pero hinuli sila. Tapos pinatay ng mga komunista. Pero nung dalhin sa kanya yung kabaong ng kanyang mga anak, alam niyo po kung anong ginawa ni Pastor? Sumayaw siya. Baliw ba siya? Hindi po. Sinabi niya, pumunta na sa langit ang mga anak ko. Salamat po, Panginoon. Kaya ba natin gawin ito?
kung mamamatay kayo pagkatapos ng kaligtasan at pamumuhay ng Kristiyano, ito ay malaking pagpapala sa inyo. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabing, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Ang mga pagpapala at mga gawa sa mundong ito ay magtatapos at papasok tayo sa walang hanggang kalwalatian. Gaano po ito kasaya? Bakit po kayo umiiyak? Sa katunayan, dahil sa kamatayan ay hindi natin makakasama sa mundong ito. Katulad na nangyari kay Esteban. Umiyak ang mga banal kasi hindi nila makakasama sa mundo. Si Esteban, kung ang mga Kristiyanong ligtas na nabuhay at namatay pagkatapos ng kanilang pamumuhay Kristiyano, kung tatanungin natin sila, paano kaya sila sasagot? Sabihin nila, sa wakas, tapos na ang pagdurusa ko at ngayon ay magpapahinga na ako kasama ng Panginoon. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Ang kamatayan ng mga banal ay mahalaga sa Panginoon. Silang mga namatay sa Panginoon ay mapapalad. Kung tayo ay naligtas at nabuhay para sa ating buhay Kristiyano at namatay para sa Panginoon, ito ang pinakamalaking pagpapala sa buhay natin. Hindi dapat tayo mamatay na hindi maayos ang pamumuhay. Naunawa niyo po ba ito? Pasensya na po kung kailangan ko pong sabihin ang mga bagay na ito. Kundi dapat tayong mapuspos ng kagalakan at pagpapasalamat po. Kaya tulad sa nalulungkot, gayo may laging nagagalak, tulad sa mga dukha, gayo may pinayayaman ang marami, gaya ng walang pag-aari o pag-aari. Ang Kristiyano ay nabubuhay na nagbabahagi sa iba. Kahit na tayo ay mahirap, magagawa nating magbahagi sa iba. Meron tayong ganitong pag-iisip. Marami pong mahihirap na tao kaysa sa atin. Gaano nga kalaking pagpapala na mailigtas natin ang ibang espiritu. Ang mailigtas ang espiritu ng ibang tao ay ang pagpapayaman din sa kanila. Tulad ng mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami. Magagawa nating payamanin ang marami. Kung titingnan natin sa Lucas 6:38, magbigay kayo at ano yung kasunod? At iyon ay ibibigay sa inyo. Kung magbibigay kayo, paano naman kaya bibigyan ng Diyos? Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw at ilalagay nila ang inyo nila sa inyong kandungan. Pakiusap, basahin ninyo ang talatang ito. Maganda po ito. Sa Lucas 6:38, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Paano ba magbigay ang Diyos? Kapag nagbibigay tayo ng bigas, nililiglig natin ito. Kapag nililiglig natin, mas maraming bigas ang papasok. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw at ilalagay nila sa iyong kandungan. Hindi ito karaniwan. Ilalagay ito ng Diyos sa kandungan natin. Kung malaki ito o marami, papasanin natin ito sa ating kandungan. Kung pinaniniwalaan ninyo ang talatang ito, paniwalaan ninyo at gawin. Pero kung meron mang gusto lang tumanggap ng hindi nagbibigay, palaging maliit na lagyanan lang ang meron sila, alam niyo po ba ito? Sa ibang bansa, kung maari, kahit na mahirap ang church, kung gagawin nila ang lahat nilang makakaya para matulungan ng iba sa halip na umasa na makatanggap na tulong, magiging mayaman sila. Ang tao na gusto lamang tumanggap ay hindi sasagana. Hindi ito mangyayari. Hindi dapat ito mangyari. Subalit, magbibigay ang Diyos sa taong gustong magbigay. Sabihin niya, para sa akin, hindi ko alam kung maniniwala kayo dito, pero 100%, pero medyo naniniwala, yun yung sabi nila. Ano bang sabi? Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng ito ay pawang idaragdag sa inyo. Gaya ng walang pag-aari, gayon may meron ng lahat ng mga bagay, ang Diyos ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang huling panalangin ni Jesus bago siya namatay ay nakasulat sa Ebanghelyo ayon kay Juan 17, ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang sa iyo ay sa akin. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. Kung ang lahat ng sa akin ay sa Diyos, kung gayon ang lahat ng sa Diyos ay sa akin.
Sa Malakias 3:10, dali ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Ito lang ang natatanging talata sa Biblia na nagsasabing, subukin ang Diyos. Ihandog ninyo ang buong ikasampung bahagi na meron kayo at subukin ninyo ang Diyos kung magbibigay siya o hindi. Ano ba ang susubukin natin? Kung magbibigay ba siya o hindi? Subalit, isang bagay ang dapat nating tandaan at dapat pag-ingatan. Ito yung pagkakaroon ng mindset na ang ikasampung bahagi ay sa Panginoon at ang natitira ay sa akin. Hindi po ganito yun. Hindi ganyan ang ibig sabihin ng tithes. Ang ikasampu ay kumakatawan sa lahat. Ang lahat ng mga bagay ay sa Panginoon. At ang katibayan na kinikilala natin na ang lahat ng bagay ay sa Kanya ay ang pagbibigay ng ikasampu sa kung anong meron tayo. Ang taong naniniwala dito ay hindi lang dapat magbigay ng ikasampu sa Diyos, kundi gamitin din ang iba ayon sa kalooban ng Diyos. Kung maunawaan ko ang lahat ng bagay na meron ako ay sa Diyos, ibibigay ko sa Diyos yung lahat. Bibigyan niya ako hanggang sa hindi ko na ito kayang pagpatumpatungin. Hindi ko yun kailangan pagpatumpatungin. Hindi dapat pagpatumpatungin dahil ibibigay inyo ng Diyos sa tamang oras. Kaya nga, di ba? Kung titingnan ko yung talatang ito, sinasabing buong ikasampu. Dapat nating ihandog sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa taong madamot pagdating sa offering para maipangaral ang ebanghelyo at para sa mga kapatid. Dapat nating alalahanin na hindi lamang laman ang nangangailangan sa Diyos para mabuhay, kundi gayon din ang ating espiritu. Gayunpaman, kung mabubuhay kayo ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan hanggang sa hindi na ito mapagkasya. Ganyan yung pangako, pareho dun sa luma at bagong tapan. Kaya, gaya ng walang pag-aari, gayon may meron ng lahat ng bagay. Bakit? Yamang ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Hindi nagbibigay ang Diyos ng isang bagsakan. Parang, para pagpatungpatungin, hindi po. Sa halip, naglalaan siya sa panahon ng kailangan ko iyon. Sa Kawikaan, sinabi na ilayo mo sa akin ang daya ng kasinungalingan, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Baka ako ang mabusog at itakwil kita at sabihin ko sino ang Panginoon o kaya naman ay maginto ka at ako'y magnakaw at ang pangalan ng Diyos ay malapastangan. Tama. Tamang dami lamang. Kaya nga doon sa 1 Timoteo 6, sinabi ni Apostol Pablo, ngunit kung tayo may pagkain at damit, masihan na tayo sa mga ito. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat magnanasa. Huwag magnasa. At kung meron man kayo, gamitin ninyo ito para sa Panginoon. Huwag nating isipin na anumang bagay ang meron ako, ito ay akin. Anong bagay ang nangangailangan? Ano bang bagay ang nangangailangan sa inyo? O ang sa inyo? Diba? Dumating kayo sa mundong ito na hubad. Ang kaligtasan ay nagmula sa Diyos at ang lahat ng bagay na meron tayo ay sa Panginoon. Nasaan na yun sa iyo? Kung meron man, ipakita mo sa akin, nasaan? Dapat nating kilalanin na ang mga bagay na pag-aari ng Diyos ay sa Diyos. At ang paghahandog na ito sa Panginoon ay paraan upang magbigay sa Panginoon. Ang pagkakait sa mga bagay na pag-aari ng Diyos na iniisip na ang mga ito ay akin ay pagnanakaw. Alam ba ninyo ito? Pagnanakaw po yan sa Malakias 3. Kayo'y isinumpa sa isang sumpa sapagkat ninakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Pero sinabi ng mga Israel, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayun may ninanakawan niyo ako. Ngunit inyong sasabihin, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kung sinusunod natin ang salita ng Diyos, ay magkakaroon tayo ng pagpapala. Gayun man, kung kayo'y sumasaway, hindi lang natin matatanggap ang pagpapala, higit pa rito, matatanggap natin ang sumpa. Ito po yung nakakatakot. Natanggap natin ang kaligtasan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Gayun man, susuklian tayo ng Diyos ayon sa ating pamumuhay Kristiyano sa paghuhukom, ayon sa ginawa natin. Kaya ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa sa patay na leon. Ito ay nakakamanghang talata. Bagamat mayroong karangyaan,
kapangyarihan, otoridad, kasikatan, kayamanan at kasaganaan sa mundong ito, ang mga ito ay patay lamang na leon. Maaari ninyo itong sabihin. Sa kabilang banda, kahit na aso ay aso lang, tayo ay mga buhay. Ang pagiging buhay ay higit na malaga kaysa maging maganda. Ngayon po, pinagpasyahan ko pong tapusin ng maaga ang sermon natin ngayon. Maraming bagay ang gusto kong sabihin po sa inyo. Gayunman, sa susunod na lamang po, manalangin na po tayo. Salamat po, mga bagay naming Ama sa langit, sa pagliligtas mo sa amin sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo sa katapusan ng panahon na iyong itinakda. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan at ng malwalhating pag-asa. Salamat po na hindi mo pag-iwan sa amin habang nabubuhay kami sa mundong ito. Sa halip, kasama ka po namin palagi, iniingatan, tinutulungan at ginagabayan mo po kami. Pakiusap, palagi mo po kaming gabayan. Sa gayon, ikaw lamang ang aming mapaglingkuran para sa iyong kalooban at kalwalhatian at upang makapamuhay kami na sumusunod na naglilingkod para sa iyong ebanghelyo sa natitira naming buhay. Panginoon, pakiusap, gabayan mo po kami upang walang sinuman sa amin ang mahiwalay mula sa fellowship sa halip ay makatanggap ng biyaya mula sa banal na Diyos. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay namamahal. Amen.